Yes, sir. Paano po matutugunan ng pag-approve ng FDA sa lisensya ng leave zone pharmaceutical ang naging shortage sa supply po ng tocilizumab dito sa Pilipinas? Oo, ginawa natin, merong emergency use na lane, special lane. Ito po mga applicants natin for mga gamot kontra po sa COVID-19. At itong tocilizumab sa ngayon, naging tatlo na, no, yung ating approved na mga brands na maaari dito. Maliban dun sa original na Actemra, nag-approve din natin yung isang brand nila, yung Roactemra, tapos meron po yung Temziva, at yung pinakabago naman, yung tocilizumab na galing China, yung Livson, na ngayong buwan na ito ay parating na rin daw ang mga supply, sabi po ng ating mga importers. Opo, Yusek, itong isa pang gamot na binigyan ninyo ng lisensya, itong baricitinib, para saan po talaga ang gamot na ito, Yusek? At ano po ang properties nito para masabing posible rin makatulong sa COVID-19 patients? So, very similar, no, yung baricitinib sa tocilizumab. Mga gamot ito talaga for contra sa mga inflammation ng mga tao na mayroong mga severe arthritis, na ngayon ay nakikita na maaari din gamitin sa COVID-19. So ito ay maaaring alternative to tocilizumab kapag hindi available ang tocilizumab. Ang kanya namang advantage ay tableta, no, itong baricitinib, kaya mas madaling maka-produce at saka maka-secure ng supply at madali din siyang ibigay sa pasyente. So as of now, we have several brands na rin, tatlong brands na rin itong baricitinib na binigyan ng approval ng FDA para po magamit na rin ng ating mga kababayan at ng kanilang mga doktor.